awit at siya'y pagdangka magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa, ating papurihan at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa mga biyaya niyang ipinagkaloob sa ating lahat, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng ating pamilya, ating pananampalataya, no? At biyaya na lagi nating tinatanggap sa tulong at pamamagitan ng panalangin sa Panginoon, sa Mahal na Birhen, kay Santo Padre Pio, sa pagdarasal natin sa kanila. Idulog natin ang ating mga intention sa misa, ating mga personal na mga panalangin, panalangin para sa mga may sakit. Upang tayo ngayon ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang, ating aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan sa Diyos at sa bawat isa. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi Ikaw, ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan, kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, Ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sina Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad.
Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa dekalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo kong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang kwarwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, "Amako, amako, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, sinala sa ligtas sa dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat ng mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniangat, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Ang mabuting balita ay nauna po na natin itong narinig sa unang araw ng Kwaresma, first day of Lent, yung Ash Wednesday. Ito ang Ebanghelyo binabasa. Dahil sa panahon ng Kwaresma, talagang konkreto ang pagpapaalala ng simbahan na magdasal ka, magtumulong ka, magkawanggawa at magsakripisyo. At sa panahon namang ito ng simbahan na ngayong ordinary time, ganun pa rin naman ang paalala sa atin ng ating Panginoon, no? Na ipinapangaral ng simbahan, no? Itong mahalagang mga gawain na magpapalapit sa atin sa Diyos, no? Kaya lamang may pinapaalala po sa atin ang Panginoon na kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, no? Itong prayer, almsgiving, and fasting, kinakailangan hindi ang sarili, wala tayong iniisip na tungkol sa sarili, pagtataas ng sarili para makilala ng iba na ikaw ay madasalin, mabuting tao, mapagkakatiwalaang tao, no? Hindi kinakailangang i-advertise mo ang iyong ginagawa o makita ang ginagawa mo. Pinapaalala ng Panginoon, alam na naman ng Panginoon ang ginagawa mong ito. Hindi mo na kinakailangang sabihin pa sa mga tao. Yun ang paalala po sa atin dito, no? Sa patulad po ng pagpunta natin dito sa Padre Pio, no? Let us keep it to ourselves, no? Hindi yung pagbalik natin sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan ay sasabihin natin, no? Ako'y nagdadasal sa Padre Pio, no? Meron namang pagkakataon na
na kinakailangan sabihin mo para maka-inspire ka ng tao. Pero kung sasabihin mo ang mga mabubuti mong ginagawa para itaas mo ang iyong sarili, nawawala yung merit ng ating ginagawa. Dahil ang lahat naman ng ito ay talagang dapat ang ating intention ay para sa Diyos. Purihin natin ang Diyos. No? Dahil alam naman ng Diyos yung kung ano ang ating nasa isip at nasa loob. At yun ang mahalaga. No? No? Yung maging totoo tayo sa ating mga ginagawa. No? Mahalaga yung iyong good intentions sa mga ginagawa mong mabuti. At yun naman po mahalaga, no? Hindi na dapat makita pa ng iba ang ginagawa mo. Dahil nakikita naman ng Diyos ang puso mo, ang kalooban mo. No? That's what matters, no? What is in our hearts, no? No? At kung ano man ang ating pong pinagdarasal, napapakinggan ng Diyos 'yon. Kapag maganda yung nasa kalooban po natin. Maganda yung ating intention. No? And po, ito po yung isa sa point ng mabuting balita na inaaral sa at tinuturo sa atin ng Panginoon, pinapaalala sa atin. No? No? Na pag gumawa ka ng mabuti, kapag ikaw, at lalo na, yung binanggit po dito, no? Na mga mabubuting bagay na gawain, pagdarasal, pagkakawang gawa, pagsasakripisyo, do it to glorify God. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, pagalom mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niya ang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan, inapot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa na aming Santo Papa na si Francisco, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Paawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San ng Mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso si San Jose, ang mga apostol, mga banal, kasama ni Santo Padre Pio,
na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagubiling na nakagagaling na utos at turo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadyak mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo sa bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya na nakakakita at gaganti sa lahat ng mga kabutihang ating ginagawa. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ngayon ang lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code ng inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto po ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ng mga pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga banal kagamitang ito sa pananalangin, imahen ng Panginoon, ng Mahal na Birhen, ni Santo Padre Pio, at ang mga dasal, rosaryo at mga dasalan. Nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo na laging mapayapa. Salamat sa Diyos. Umayo.